Flash Report. Ako po ay nagbabalik at ayon po sa kasama namin reporter na nasa Malaysia, ang Matendaro po ang manong tinulungan ng ating magigiting na piloto ay ina ni King Amir Abdullah ng Turkey. Napag-alaman o manong tumakas si Lola kasama ng apo nito para makipagkita sa ina ng apo na nasa Pilipinas. Hindi nakilala si Lola pagkat nagsuot lamang ito ng simple at hindi rin nakita ang bata na dala dahil nilagay ng una sa bag para hindi mapansin ng sino man. Laking pagsisisi ng hari nang malaman ang nangyari dahil sa pagtatalo nila ng ina at sa baluktot na katwiran niya. Muntik nang mawala ang dalawang taong pinakamamahal, ang ina at ang anak. Kaya bilang pasasalamat, bibigyan niya ng parangal ang dalawang piloto na si Captain Alarcon at Captain Drilon. Paring Ed, kamusta ang lagay dyan? Sa ngayon pare, dinadala lahat ng mga naligtas na pasahero sa isang hotel dito sa Malaysia para makapagpahinga. At bukas na lang itutuloy ang flight pauwi ng Pilipinas. Ilan sa mga pasaherong ayaw sumakay ng ibang eroplano kung di raw si Captain Alarcon ang piloto, kaya niintay muna sa ngayon kung ano po ang magiging kasagutan ni Captain Alarcon. Kasama ko ngayon itong isang pasahero na talaga namang humanga sa dalagang piloto. Lahat ng mga tao sa sala ng monsoon ng mga Alarcon, tutok na tutok sa balitang pinapanoon. Ano pong masasabi ninyo sa nangyari? Tanong ng reporter sa isang pasahero. Sobrang nagpapasalamat po ako dahil makakapiling ko pa po ang anak ko na 10 taong nawalay sa akin dahil sa pagtatrabaho ko abroad. Sobrang humanga po ko sa piloto at sa kasama niya. Ramdam po namin na hindi po talaga niya kami pababayaan kahit ibawis pa ang sariling buhay. Kung iba lang po siguro yun, baka nauna pa po silang tumalon kaysa sa amin. Maraming maraming salamat po, lalo sa mga magulang pilotong sumagip sa aming mga buhay. Dahil mahasabi ko pong napalaki nila ang kanilang anak na may busilak na puso at mabuting tao. Ika ng ali na interview ng reporter at bumaling muli sa isa pang reporter at tinanong, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Unang-una, nagpapasalamat kami. Pangalawa, hindi kami uuwi ng Pilipinas at sasakayin ng plane nang hindi si Idol ang pilot namin dahil sa kanya po sigurado ligtas kami. Ika naman ang ina na sinigundahan ng anak. Iyan ayon sa mga kapuso, narinig po ninyo mga sinabi ng mga pasahero. Balik sa'yo, Mon. Lumuluha si Rafaela. Ganon din si Rafi. They are so proud of Alrea. Natouch sila sa sinabi ng matanda sa pagpapalaki kay Alrea. Tama ito. Pilya man ang anak, busilak naman ang puso. Napag-desisyonan ni Rafaela na magtungo ng Malaysia upang bisitahin ang anak at si Venk. Hindi pumayag si Rafi na maiwan, ganon din si Narandi at Ryan, maging si Naralph ay ganon din kaya't dalawang chopper ang sinakyan nila para makapunta sa Malaysia. Malaysia Hospital. Doc, how's Captain Drilon? Tanong ni Alrea sa doktor na magamot ang paso at paa niya na naipitan ng ugat. He's okay now, Captain Alarcon, but we need to be careful to his wounds. We injected pain reliever so that he can sleep for a little while, that we expect that he will suffer more pain. Ika ng doktor. Can I see him, Doc? Sure. Anito at inalalayan siya kasama ng nurse para idala sa kwarto ng binata. Butit minor lang ang pagkapasa niya sa likuran dahil naagapan ni Venk. Di katulad ni Venk, malalim ang natamong sugat sa likuran sa pagtama ng konong bagay ng sumabog ang eroplano. Nakatulog pa rin si Venk ng puntahan ni Alrea. Doc, you can leave us now and thank you. Magalang na sabi nito. Ngumiti ang doktor at nurse saka sila iniwan. Naupo si Alrea sa tabi ni Venk na hindi niya napigilang haplosin ang mukha nito. Dahil tulog ka naman, sasabihin ko na lahat ng gusto kong sabihin. Alam mo ba ang sama ng loob ko sa'yo kasi iniwan mo ko? 5 taon, hindi mo ako kinontak. Sabat talang may Viber, Skype, Facebook. 5 taon, Venk. Pero nakakainis pa, mahal na mahal pa rin kita. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo. Sobra kitang namimiss kung alam mo lang. Ani Alrea na hinahaplos ang mukha ni Venk. Kung alam mo lang, wala akong ginawa sa gabi, kundi titigan ang picture nating dalawa. Paulit-ulit kong pinanonood yung mga video natin nung magkasama tayo. At ang masaklap sa loob ng 5 taon, umasa kong babalikan mo ko. At ito nga, at bumalik ka. Kaso buhawi ka pa rin. Wala pa rin nagbago, ikaw pa rin pala yung Venk na minahal at mamahalin ko pa. Ani Alrea ang panayang haplos sa mukha ni Venk. Nalaking bigla ang mata ni Alrea nang gumalaw ang kamay ni Venk. Hinuli ang kamay niya at nagmulat to ng mata. Sabi ko na nga ba't patay na patay ka pa rin sa akin? Huwag ka mag-alala, magpapapikot naman ako sa iyo eh. Nakangising sabi ni Venk sabay kindad.
Pinilit hilahin ni Alrea ang kamay ni Veng, kunit ayaw ng isa hanggang nabawal si Alrea at saklang natapat ang labi niya sa labi ni Veng. Sobrang pananabik ang nararamdaman ng binata, kaya pinalalim niyang halik. Di man marunong tumugon sa halik ni Alrea, sobrang saya ni Veng, dahil batid niyang siya ang una. Nahinto lang ang halika nila nang may tumikim sa kanilang likuran. "Hoy, Drilon, panagutan mo yung paghalik mo sa anak ko," ani Rafi na biglang sumulpot. Napatayo bigla si Alrea sa gulat nang biglang sumulpot ang ama kasunod si Rafaela, lolo at ng kanyang mga tito. Biglang napatayo si Alrea sa pagkakagulat. "Sweetheart naman, huwag kang padalos-dalos, baka mamaya may nobya pala tong si Veng tapos ipapakasal mo sa anak natin," ani Rafaela. Wala po ako ibang nobya," mabilis na sagot ni Veng na nakapagpangiti ng lihim kay Randy. "Oo nga, Daddy. Huwag kang magmadali, ang laki pa ng atraso nito sa akin eh," sabat ni Alrea para matakpan ang pagkapahiya. "Basta kung anong sinabi, yun ang masusunod. At ikaw lalaki, pakakasalan mo ba ang anak ko?" Ani Rafi na seryoso nakatingin kay Veng. "Daddy," di natuloy ang protesta ni Alrea na ikumpas ni Rafi ang kamay na tumahimik siya. "Opo sir, pakakasalan ko po siya," ani Veng. "Hay naku, ayokong pakasal sa taong napipilitan lang dahil sa takot sa daddy ko," bulong ni Alrea na nadinig naman ang lahat. "Sweetie bae, my love, hindi ako napipilitan lang. Mahal kita kaya nga ako uuwi sana ng Pinas para balikan ka at makasama habang buhay," ani Veng na nakangawi dahil nakakaramdam ng kirot sa bandang likuran ng may malalim na sugat. "E ba't nakangawi ka?" Di kumbinsidong tanong ni Alrea. "Eh kasi yung sugat ko kumikirod," ani Veng na namumutla. Noon nasa panganib sila, hindi niya naramdaman ang sakit dahil naman hito. Dahil na rin sa pag-aalala kay Alrea, ngayon lang niya ramdam dahil gusto niyang alagaan siya ng mahal niya. Nag-aalala namang nilapitan kaagad ni Alrea si Veng at inalalayan na makaupo ng bahagya upang di masyadong masanggi ang sugat. Habang nakayoko si Alrea, nagkatitigan naman sila at ibig na naman ni Veng na manoklaw. Ngunit nagsalitang mali si Rafi. "Hoy Veng, baka naman mabuntis yung anak ko, kakahalik mo," sita ni Rafi. Napahagalpak ng tawa ang mga naroon. "Si daddy talaga para halik lang buntis agad?" ani Alrea. "Kako lang naman anak. By the way, I'm so proud to the both of you," ani Rafi at niyakap ang anak tsaka bumaling kay Veng. "I am happy to see you again, Veng. At tutuparin ko kung anong naipangako ko," ani Rafi na nakangiti na kay Veng. "What is it, Dad?" tanong ni Alrea. "Nothing, Iha. We love you so much," ika muli ni Rafi at niyakap muli ang anak. "Ang daya niyo, ba't kayo lang?" ani Rafaela na yumakap na rin sa anak. "Ouch! Mom and Dad, yung paso ko po," angal ni Alrea na madiinan na magulang ang paso niya sa likod. "Oops! Sorry, anak," sabay na paghingi ng paumanhin ng dalawa. "Ang lagay ba niyan at tsapwera ng lolo?" kunwaring nagtatampong tanong ni Ralph. "Ahay, ang paborito kong lolo, nagtampo," ani Alrea at niyakap ang matanda at binigyan ng matunog na halik sa noo. Napangiti si Ralph sa inakto ng apo. Nakabuka man ang mga kamay ni Randy nang lingunin ni Alrea. Kahit di na magsalita si Randy, alam na ni Alrea ang gustong ipahiwatig ng paboritong tito, ang big hug niya. Kaya tinakbo niya ito. "Nakakatampo kayo, makauwi na nga," ani Ryan para mapansin ang kanyang presensya. Nagagalpakan naman ang tawa si Rafi, Rafaela, Randy at Ralph. "Si tito kong pogi naman, no? Pag umuwi ka, pasasabugin ko yung chopper na sinakyan ninyo. Buti nilang malapit ng Malaysia kaya napunta kayo dito kaagad. Masayang masaya ako, tito, dahil nandito kayo," ani Alrea at niyakap din ang kanyang tito Ryan. Biglang nakadama ng inggit si Veng, samantalang siya ang mga magulang nasa Amerika pa. Siya naman pagpasok ng nurse na titingin kay Veng. Nakangiti ito sa kanila. "Isa rin tong Pinay? Kamusta pong pasyente?" nakangiting tanong nito kay Veng. Napataas naman ang kilay si Alrea kanina. Halos hindi maipinta ang mukha ni Veng sa sakit. Ngayon, matamis na nakangiti sa nurse para tuloy gusto niyang bigyan ng batok. "Kanina sobrang sakit. Ngayon bahagya na lang," sagot ni Veng sa nurse. "Sabi po ni Doc talaga pong ganyan. Minsan bigla yung kikirot kaya dapat ma-maintain po ninyo ang pag-inom ng gamot para madali pong gumaling," ika ng nurse at kinalag ang tali ng hospital gown ni Veng. Tinignan ang sugat. Nakaramdam ng iritasyon si Alrea. Lalo na't parang walang tao sa paligid kung umasta ang nurse na halatang nagpapakit kay Veng. "Nurse,
Kailan daw kami po pwedeng umuwi? Tanong ni Alrea upang maagaw ang atensyon nito. Ayoo nga pala. Sabi ni Doc anytime daw. Saka kung gusto daw po ni Captain Drillon magstay pa, mas maigi. Sagot ng nurse. Thank you, pero uuwi na kami. Ani Alrea. Pagkaalis ng nurse, nilapitan ni Alrea si Venk at palihim na kinurot. Aray, sweetie babe, bakit? Tanong ni Venk. Buti yan sa'yo. Kung makipaglandian ka, wagas. Ani Alrea. Nagtawa na naman si Narapaela dahil nakikita nila nagsiselos ang kanilang prinsesa. Naagaw lang atensyon nila nang may kumatok. Pinagbuksan to ni Raffi at nakita nila ng mga staff ng Malaysian Airline. Hello everyone! We got the results of the investigation and confirmed that the bomb is from the terrorist and we have the problems. All your passenger, Captain Alarcon, protested to ride to another plane. They only agree if you are the pilot. Wika nito. Pakiramdam ni Alrea, she is so special. Ngumiti siya sa mga ito bago nagsalita. Okay, sure. I will take over the flight tonight and my pleasure to be with them again. Ani Alrea at maging si Venk masaya para sa nobya. Sa kanya naalala na hindi pa pala sinasagot ni Alrea ang proposal niya. Namakalis sa mga staff, nagsalita si Venk. Sweetie babe, my love, in front of your family, I want to tell you that I love you so much and I want to marry you. Can you be my girl for the rest of my life and love and be the mother of my child? Seryosong tanong ni Venk na gumagaralgal ang boses. Natahimik naman ang lahat ng naroon. Oh, asan ang singsing? Magpapropose ka, kulang naman. Naluluhang sabi ni Alrea sa labis na tuwa. Nahagip ni Venk ang papel sa side table kaya pinabot niya to. Pinagulong-gulong ni Venk ang papel sa kanyang palad hanggang maging bilog na ito na pahaba. Pinaikot niya yon gaya ng singsing. Napatawa si Narapaela sa unique na style ni Venk. Namagawa na ni Venk ang singsing, inabot niya ang kamay ni Alrea. Handa ka bang pakasalan ako, Alrea Alarcon? Hindi man to tunay na singsing, nagsisimbolo pa rin to ng sobrang pagmamahal ko sa'yo. Will you marry me? Ani Venk na ngayon nanginginig na. Kinikilig naman si Rafaela na napayakap sa asawa. Naalala tuloy niya kung paano sila ikasal ni Raffi. Oo na, namimilit ka eh. Makakatanggi pa ba ako? Eh kung umalis ka ulit, edi kawawa na naman akong maghihintay. Pasalamat ka, mahal kita, kundi nagpakasal na ako sa iba. Mahabang sagot ni Alrea. Napakamat na lang sa batok si Venk na nakangiti. Pwedeng pahag? Ani Venk, gunit, kila Raffi naman nakatingin. Ahem, mauna na kami. Magkita-kita na lang tayo sa hasyenda at ikaw, Venk. Sa hasyenda ka na tumuloy, mahirap na. Baka takasan mo pang anak ko? Nakangising sabi ni Raffi. Napangisi na lang din si Venk sa sinabi ni Raffi. Na makaalis ang mga ito, nagsalita ulit si Venk at gustong humirit. Sweetie babe, nasa na yung yakap ko? Ani Venk at natatawa naman si Alrea na niyakap ang nobyo. Pwede bang dagdagan na rin ng kiss kahit sa pisngi lang? Ika muli ni Venk. Pinagbigyan muli ni Alrea, ngunit bigla sinalubong ni Venk ang labi ni Alrea ng kanyang labi kaya imbes na sa pisngi sa lips siya nahalikan. Hinawakan pa ni Venk sa batok si Alrea para mapalaliman ang halik. Halos pangapusan sila ng hininga nang magbitaw ang kanilang mga labi. Pwede na yata akong mamatay, sweetie babe. Nakasama na kita. Ani Venk at bigla naman gumana ang kapilihan ni Alrea. Wala ka na bang gustong matikman kaya gusto mo nang mamatay? Eh ako kasi may gusto pa akong ma-experience at ikaw lang makakagawa nun. Ani Alrea. Bigla naman umaliwala sa mukha ni Venk sa sinabi ni Alrea. Aba, hindi pa pala ako handang mamatay. May gusto mo pala ako matikman at ma-experience at ikaw lang din ang makakapagbigay sa akin noon. Panggagaya ni Venk sa nabuhay na yata lahat ng himaymay sa kalamnan nito. Alam mo ba anong tinutukoy ko? Ani Alrea. O naman, sweetie babe. Nakangising sagot ni Venk. Talaga? Sige, pag kinasal na tayo at naglilihi ako, gusto ko kumain ng duhat at aakit ka ng patiwarik. Biglang lumaylay ang balikat ni Venk. Kala pa naman niya pareho sila ng iniisip ni Alrea. Sweetie babe naman, gusto mo yata akong patayin eh. Paano kung makakakit ng duhat na nauna ang paa ko tapos nasa ibaba ang kamay ko? Ani Venk, eh diskarte mo na yon. Tumatawang sabi ni Alrea. Heist, pwede ba sa iba ka nalang maglihi? Ani Venk, di na napigilan ni Alrea ang mapahagalpak ng tawa dahil sa nakikitang pagkadismaya ni Venk kaya't siya nang lumapit dito at tinalikan sa labi tsaka bumulong.
Ang gusto kong paglihian ay yung ano, ani El Rey at binulong sa tenga ni Venk. Lumaki ang mga mata ni Venk kapag nakay napahagalpak ng tawa. Sure, sweetie babe, pagbibigyan kita sa bagay na yan, kahit araw-arawin pa at kahit gabi-gabi, nakangising sagot ni Venk. Nakauwi na ng Pinas ang kasintahan at si El Rey ang naging piloto ng eroplano na pauwi ng Pinas. Dahil sa awa at pagsisisi na nakikita ng mga Alarcon kay Congressman, iniurong nilang demanda para dito sa kagustuhan na rin ni El Rey. Ngunit dahil nagkasarado sa batas, makukurong pa rin siya ng 10 years. May 2 linggo na ang lumipas na napagpa siya ng mga kasintahan na mamasyal sa kabuuan ng hasyenda. Namamasyal si Venk at El Rey sa hasyenda nang matanawan nila sa kubo si Nene na umiiyak. Nandon din si Eldan at halatang inaalo nito si Nene para wag nang umiyak. Dala ng curiosity, nagtungo si El Rey doon. Iisang kabay lang sa kanila at yon ay ang kabay ni El Rey habang feel na feel naman ni Venk na nakaangkas habang nakayakap sa bewang ni El Rey. "Hey, anong nangyayari dito? Bakit umiiyak ka, ne?" ani El Rey. "Eh kasi ate, papunta na po kami ng Cebu ni na mama kasama ng kapatid ko. Mamimiss ko po kayo. Sina Kuya Eldan?" "Ani, Nene. Makikita pa naman tayo, okay? Tsaka pag bumalik ka dito, sigurado dalaga ka na nun. Hindi na lalabas ang onse dyan sa ilong mo." Ani Eldan na natatawa. "Kuya naman eh," maktol ni Nene. "Joke lang. Cheer up. Mamimiss ka rin namin." Ani Eldan at niyakap si Nene. "Teka lang, ne. Bago ka umalis, may tanong ako." Ani El Rey. "Hmm? Ano po yun, ate?" Tanong ni Nene na napangiti na naalala nito kung anong nais itanong ni El Rey. "Anong English ko?" "Astig na dalaga," sagot ni Nene. Kunwari namang bumusangot si El Rey. "Sige na, sexy El Rey. Si ate naman, hindi na mabiro. Saka hindi na usong English-English ngayon. Ate, the last time, napatayo ako maghapon." "Siyempre, bata pa ako nun at lahat ng sasabihin ni Kuya Eldan ang alam ko. Tama. Pinatayo ako ng teacher ko, ate, kasi tinanong ako ano daw English ng kalabaw. Turo sa akin ni Kuya Eldan, piso, kasi may kalabaw daw yun. Sa galit ng teacher ko, pinatayo ako at si Kuya Eldan ang salarin." Kwento ni Nene nang biglang sumigla. Nagtawa na naman ang lahat sa kwento nito. Namula naman si Eldan dahil sa kalokohan na pati ang kakambal ay nasasama. "O siya, happy trip. Dumaan ka ng bahay mamaya at may ibibigay ako sa'yo." Nakangiting sabi ni El Rey. Napagpasyahan ng magnobyo na umuwi na sa mansyon. "O Venk, baba ka na ha?" ani El Rey sa nobyo na wala yatang balak mauba sa kabayo dahil maigpit pa rin nakayakap kay El Rey habang dinadama nito ang pintig ng kanilang mga puso dahil nakapatong ang baba niya sa balikat ng nobya. "Ah, nandito na pala tayo," kunwaring sagot ni Venk na tumingin sa kwadra sa likod ng mansyon. "Hoy, buhawi, kanina pa po, nakatulog ka yata. Panay ka na sa kwarto mo, tituloy mo yung pagtulog mo." Naiinis na utos ni El Rey. "Pwede bang sa kwarto mo na lang, sweetie babe, my love?" ani Venk. "Jumbag, gusto mo?" nakangiting sagot ni El Rey. "Majuntis ka ang gusto ko," sagot naman ni Venk. Sa inis ni El Rey, sinikon niya si Venk at bahagyang itinulak. Dahil nasa kwadra sila at may dayaming nakabunton, nagpatihulog si Venk at hinila dito si El Rey. Sakto nakadagan si El Rey nang dumating si Rafi upang silipin si Delilah. "Anak ng..." ani Rafi na nagulat sa nakita. "Hoy kayong dalawa, ayusin niyo ang sarili niyo ngayon ha, at ikaw Drilon, pauwin mo ngayon ang mga magulang mo. Ayoko maglakad sa simbahan ng anak ko na may pakwan sa tiyan." Seryosong sabi naman ni Rafi. "Opo tito," nakangiting sagot ni Veng. "At ikaw naman iha, kailan ka pa natutong kahit saan ay pwede na?" Ines na talong ni Rafi sa anak. "Dad, oi ka, nahulog lang kami sa kabayo," sagot ni El Rey. Bigla naman natuwan si Rafi sa hinala kanina. "Ah, basta ikaw lalaki, pauwin mo mga magulang mo ha?" Nantitilat na utos ni Rafi. "Sure, daddy," sagot ni Venk. Pinandilatan ni El Rey si Venk dahil baka lalo magalit ang ama sa pagtawag niyang daddy. "Turiyan na bang magaling yung mga nasa likod ninyo at kumakahiga kayo dyan sa dayami parang ayaw nyo nang bumangon na? Talagang may gusto kayong gawin? Hala, umuwi na tayo at pag-usapan ang kasal ninyo. May surprise wedding daw sa inyo ang mommy ninyo at si Tito Morayan sa tulong na naman na konsentidor mong lolo at maging sa akin.
Ayaw ipaalam kung ano yun. Ani Rafi, ngunit nanatili pa rin sa dayamihan ng dalawa. Si Venk nakahiga, si Alrea na nakaubo na ngayon. Hindi ba kay tatayo dyan? O gusto ninyong manatili na dito? Medyo asar na tanong ni Rafi. Eto na nga, daddy, oh. Tatayo na. Ani Alrea, ayun lang naman yung bahay kung makapagsabi kayo na umuwi eh. Parang ang layo-layo. Pahabol na sagot ni Alrea. Sabay ngiti na matamis sa ama. Sigurado ka ba sa plano mo, Ryan? Baka mapahamak naman ng mga bata. Tsaka siguraduhin mong matibay yung bridge, ha? Ani Alrea na excited. Oo, ate. Apat na chopper magagamit plus yung isa sa pinakamataas na nasa gitna. Nakangiting sagot ni Ryan. Tsaka una-unahang pagkakataon, kung mga ingrandya naging kasal ng mga nasa unang alarkon, ito naman ngayon ang kakaiba at ang bonggang-bongga. Nasa ayos na rin ang lahat. Dalawang chopper na galing sa Almirades. Yung chopper ko at chopper ni Alrea, it's perfect. Ani pa ni Ryan. Kung ganun wala nang problema, paano pala mga guest? Ani Rafaela. Ate, sa ibaba sila habang di pa tapos ang kasalan. For sure mag-e-enjoy mga yun sa papanoorin nila. Nakangising sagot muli ni Ryan. Okay then, susundin ko muna mga magulang ni Venk sa airport. Di pa alam ng bata nang indarating ang mga magulang nito. Ikaw bahala sa lahat, ha? Kausapin mo rin ang buong pamilya at syempre, dapat di alam ng dalawa ang mangyayari. Ako nang bahala sa Kuya Rafi mo. Nagtatampo sa akin, di ko pa sinasabi ang plano. Mamaya ako sasabihin dahil sigurado magtatampo ng tuluyan yun. Siya pa naman atat na makasalan dalawa. Tsaka pakitawagan na rin sina Diana, Joanne at Angel para sunduin dito yung dalawa para hindi maantala at mabisto ang mga plano natin. Tsaka sa JT na best man ni Venk, pakiabisuhan din. Make sure hindi nila sasabihin kay Alrea at Venk ang tulad ng birthday ni Alrea. I think they need vacation, even 2 weeks, para maisaayos natin lahat. Dapat pagdating namin mamaya sa bahay, wala na yung dalawa. Hindi pa muna nila dapat makita ang ina ni Venk? Ani Rafaela. Oo na, haba nun na, ako nang bahala. Bago masundain magulang ni Venk, kausapin mo muna si Kuya, Ani Ryan. Okay, Ani Rafaela. Tinawagan ni Venk ang mga magulang sa Amerika, ngunit hindi niya makontakt. Sweetie babe, cannot be reached sina mommy. Ani Venk kay Alrea na nakakunot ang noo. Baka may pupuntahan lang ang mga iyon. Sagot naman ni Alrea. Di nagtagal, nakita nilang nakangiti si Rafaela at bumaling sa asawa. Sweetheart, pwede ba tayo mag-usap sa study? Ani Rafaela sa asawa. Nagtataka naman sumunod si Rafi sa asawa. Na makapasok ang mga to, sinabi ni Rafaela ang mga plano kung paano at kailan gaganapin lahat ng detalye, pinaliwanag sa asawa. Wow, that's amazing! Kasal sa himpapawid? Interesting! What a bright idea, sweetheart! Ani Rafi at siniil ng halik ang asawang si Rafaela. Mainam ng makasal sa lalo madaling panahon ng mga bata bago pa magkapakwa ng anak natin? Ani Rafi. Ano ibig mong sabihin? Ayun! Nahuli ko sa kwadrat na kaibabaw pa ang anak mo. Sumbong ni Rafi. What? Well, nasa hustong gulang na sila at sabi naman nila sa akin, nahulog daw sila sa kabayo. Natatawang sabi ni Rafi dahil naalala niya noong sinadya niya ng patuhulog sa kabayo para mapadagan si Rafaela sa kanya. Ang malas may tain ng aso sa bandang ulohan niya, kaya ang mabubuo sanang happy moment ay biglang naudlot. Ikaw talaga? Sige na, mauna na ako at baka na si airport na yung susunduin ko. Ano mang sandali, nandito na sila, Diana, para iyain ang dalawa. Huwag ka nang umipalpat, baka maudlot ang plano, lagot ka sa akin. Oo na po, Mrs. Sungit. Ani Rafi at hinilang muli ang labi ng asawa na kahit yata tumanda pa sila, hindi niyon pagsasawaan. Papasok na sa loob ng bahay si Zia nang mahanap ng tingin ang pamilyar na sasakyan na isang tao na laling nagpapagulo ng kanyang isipan. Kumabog ang dibdib niya na bumababa sa JT sa sasakyan nito kasamang tatlong kaibigan ng kanyang ate. Uy girl, surprise! Sigaw ni Diana kay Alrea na makita tong palabas ng bahay. Maging si Venk masaya na makita si JT. At si Jira naman ay binati lang ang mga kaibigan ng kanyang ate at saka pumasok na ng bahay. Pero tinapunan muna niya na masumang tingin si JT. Uy girl, nag-aaya ang jowa ni Angel sa subik tayo for 2 weeks. Ani Joanna. Ha? 2 weeks? Baka hindi naman payagan ni Dad. Okay lang, sige. Enjoy yourself lang guys. Ani Rafi na biglang sulpot naman kasama ng asawa.
Hello, tita. Hello, tito. Bati ng tatlo at saka humalik sa pisngi ng mag-asawa. Mga iha, mauna na ako at may pupuntahan pa ako. Ani Rafaela. Sige po, tita. Anaman, Diana. Hello, Venk. Alreya, ano pang ginagawa niyo? Maganda kayo nang dadalhin at naghihintay na yung mga lalaki namin. Sasama kaya si Zira kung aayain natin? Ani Diana. Hindi sasama yun? Segunda ni JT. At paano mo naman nalaman na hindi ako sasama? Sagot ni Zira na hindi rin nakatiis na lumabas muli. Sakto narinig niya ang sinabi ni Diana at sinagot ni JT. Sweetie babe, huwag kang magsusuot ng two-piece ha. May kasama tayong lalaki eh. Ani Venk na walang sabi-sabing pumasok sa kwarto ni Alreya. Eh wag na lang kaya ako maligo. Sagot naman ni Alreya. Naman sweetie babe, ako na lang pipili ng susuot mo. Ito bagay sa'yo, kahit one piece, sexy ka pa rin. Nakangising sabi naman ni Venk. Hmm, okay. Di nagtagal ay nakaalis na ang mga ito at pagdating nga nila sa subik, limang kwarto na kalaan para sa kanila. Magkasama si Diana at asawa nito, sa Joanna at nobi niya si Angel ay ganun din. Natigilan din si Zira. Sino ang kakwarto niya? Ate, dalawa na tayo sa isang kwarto ha? At si Kuya Venk at ang kaibigan niya kasama sa isa. Ani Zira. Bunso, hayaan mo nang makasama kong ate mo. Ngayon lang walang bantay eh. Ungot ni Venk. Natatawa naman sa JT sa reaksyon ni Zira. Kasama na kita sa isang kwarto. Ani JT. Liim namang nasaktan si Zira. Ngunit, hindi na lamang niya ipinahalata. Masaya naman si Venk na inakay sa okupahing kwarto si Alreya. Inayos ni Zira ang mga gamit sa tabi ng kama na naroroon. Total lalaki ka naman, dito na ako sa kama at dyan ka na lang sa sahig matulog. Ani Zira kay JT. Ops, hindi pwede. Kung gusto mo sa sahig, ikaw kung ayaw mo ako makatabi. Tsaka sinabi ko naman sa'yo hindi kita pagnanasaan. Sabi pa ni JT. Hudyo ka talaga. Bulong na lamang ni Zira. Sa kwarto naman ni Venk at Alreya nagbibiroan ang dalawa. Sa wakas, natsol na rin kita, sweetie babe. Pwede bang pakis? Ungot ni Venk at niyakap si Alreya. Pag di mo ako binitawan, makakakita ka ng star. Sagot naman ni Alreya. Sungit mo naman. Lapit na nga tayong kasali. Ah, basta. Wala nagawa si Ven kundi sundin ang gusto ng nobya. Mahirap na baka masipa pa siya pababa ng kama. Lumipas ang isang linggo, handa ng lahat. Tinawagan ni Rafaela si Diana na huwag kahayang makakita ng newspaper si Ven at Alreya dahil naka-coverage sa magazine at inaabangan ng media ang kakaibang kasalang magaganap. Kalat na to ngayon sa buong Pilipinas. Lihim ding tinago ng mga kaibigan ang phone ng dalawa. Mahirap na't baka magbukas si Alin ng Facebook or Twitter, mabuking pa sila. Dumating ang araw na pinakihintay ng lahat. Sa asyenda gaganapin ang kasalan. Pinawalan lahat ng kawayo sa kwadra, ngunit siguradong di makakalabas ng asyenda. Binakuran ang lugar kung nasaan ang mga pagkain para di masagi ng mga kabayo. Humahanga ang mga bisita, press o reporter sa ganda ng asyenda, lalo't napapalimutaan ang iba't ibang bonsai ang paligid, mga balon at mga rosas. Maluwag na bulwagang napapanibutan ng mga upuan para sa mga bisita, na dekorasyon na ng iba't ibang kulay ng bulaklak. Uy girl, sinusundo na tayo ni Tito Ryan at ang sabi, iba daw sasakay ng mga boys at kay tita yata sila sasakay? Ani Diana, may dalang malaking plastic, gown ni Alreya at gown na rin nila. Si Angel dalang makeup kit at si Joanna ipinaliliwanag kay Zira ang gagawin. Sakay na tayo. Teka yung mga gamit namin, saka ano yung dala mo? Ani Alreya. Mamaya mo na lang malalaman sa loob ng chopper, sagot ni Diana. Nang nasa himpapawid na nagsalita si Diana. Tito Ryan, wag kang lilingon ha? Ani Diana. Teka, ba't niyo ako inuubaran? Ani Alreya ang pinagtulungan siya ng mga kaibigang alisin ang damit. Kasal mo ngayon, kaya huwag ka nang magreklamo. Ani Angel at inayusan si Alreya. Kahit sila'y nasa himpapawid, hindi naging sagabal para maayusan si Alreya. Ganon din sila, nagsuot na rin sila ng damit pang abay. Saka sila inayusan si Zira na siyang maid of honor. Sakay na kayo, mga iho. Ani Rafaela. Nga pala, Venk, ngayon na ang kasal ninyo. Ito nga palang singsing na binibigay mo sa anak ko. Ani Rafaela. Napanganga naman si Venk na makita ang singsing. Ito ang singsing ng kanyang lolo at lola. Excited na sumakay si Venk at ang mga kasama nila. At doon na rin sa chopper ang mga ito nagbihis. Sa isang chopper naman ang pare at ang lolo at lola ni Alreya.
at sa isang chopper ang mga magulang ni Venk na sina Mrs. Hendrick Jolon at ang lola niyang si Elena at Tito Randy niya. Kiyawan ng mga tao na makita ang apat na chopper at tila nag-formation ng pakwadrado. May nilabas si Ralph na estilong baril at ipinutok sa kinaroroonan ni Ryan. Napangisi si Ryan at inabot yon ang nasa era na sila ng mga sandaling iyon at nakatigil ang chopper. Isang malaking lubid ang hinilan ni Ryan na nagmula sa baril ni Ralph. Sinunod nito ang pag-isinta sa kinaroroonan ni Rafaela. Kumaway si Rafaela hudyat na nakuha na niya ang lubid. May magnet bawat tulo ng lubid na kapag itinali, hindi malalagot. Lalagyan lang to ng code para kusang matanggal kapag katapos. Ganyan ang nagagawa ng teknolohiya. Naghiyawan ng mga taong nakasaksi sa nangyari sa ere. Kanya-kanyang kuha ng litrato at video. Niyanda muli ni Ralph ang pag-asinta sa isa pang chopper at napagtagumpayan naman niya. Nang maibuka ang lubid, dumadlad ang tila isang hanging bridge na kung susumahin para lang spiderweb. Isa pang chopper ang nasa gitna na apat na chopper. Siniguro muna ng mga to na sapat ang distansya upang hindi magsalbukan ng mga LEC ng mga chopper nila. May inihulog tong tila tabla sa gitna ng tila isang web at isang red carpet. May dalawang bumababuhat sa chopper na iyon at inayos ang tabla at carpet na siyang daraanan ng mga sakay ng chopper papunta sa gitna ng tila web sa nakahanging sa bawat chopper. Di magkamayaw ang hiyawan ng mga nagsimulang kumanta si Ellie, ang isa sa anak nila. Ito naman mahusay sa pagkanta sa lolong si Lawrence Gregorio. Inalalaya ng dalawang lalaki si Aldrea papunta sa gitna at bumalik sa chopper para pumalit sa pwesto ni Ryan ang isa. Ganon din kay Rafaela. Nanginig naman ang paring na maglakad to lalo na nang gumalaw ang spiderweb na lubid na pinagtutulungan nila. Halos mabingi si Venk sa lakas ng tambol ng kanyang puso at sa hindi inaasang ang grandeng kasalan, napasilip si Aldrea sa ibaba at nakita niya naka-formation ng mga kasamahang piloto na nakasuot ng uniforme at nakita rin niya ang mga kabayo nagkalat na may mga number na nakasabit at tila sa sabak sa karera. Mga press na di magkamayaw sa pagkuha ng mga litrato. Todo iyak si Mandy sa isang sulok habang pinanonood sa TV ang kasalang Venk at Aldrea. Na matapos ang panimulang awitin na ginampanan ni Ellie, pinasa nila kay Venk ang mic. The father of the bride requesting to you to sing a special song to prove how much you love her daughter? Sabi ng lalaki nang bumaba mula sa pinakataas ng chopper na nasa gitna. But, no buts. Sige na sir habang naglalakad ang bride papunta sa gitna. Para matapos na pong kanta pag lahat nasa gitna na para mumpisa ng kasal bago pa maubos ang fuel ng chopper. Nagtawanan ang mga kalalakihan kasama ni Venk sa loob ng chopper. Napangiti si JT dahil simula pa lang tanggap na nito si Aldrea ay para kay Venk. Nag-umpisa nang maglakad si Aldrea kasama ng mga kaibigan na nagmistulang abay. Si Zira na nakaantabay din sa kanya. Si Ryan na umalalay sa pamangkin dahil nasa isang chopper si Raffy at magtatagpo-tagpo na lang ang mga to sa gitna. May nag-flash sa isip ni Venk na kanta at kahit di ganun kaganda ang boses sinimulan na rin niya habang siya ay naglalakad patungo sa gitna. Tago sa puso ni Raffy at Rafaela ang kinakanta ni Venk habang naglalakad papunta sa gitna. Di naman mapigilan ni Aldrea ang kiligin noon noon niya nalaman na may tinatago palang boses ang mapapangasawa. Habang papalapit ang lahat sa gitna, di na halos magkamayaw lahat sa sobrang paghanga at kilig dahil sa awitin ni Venk na hindi inalis ang tingin kay Raffy habang kumakanta sa last part ng kanta. Sir, I want her to be the only girl that I love for the rest of my life till the day that I die. Tila napigilan ni Aldrea ang pagbalong ng masaganang luha. Maging ang mga magulang, lolo at lola, napaluhan na rin sa madamdaming kanta ni Venk. Nasakto na tapos na makatapat na silang lahat sa gitna. Nagmano siya sa mga magulang ni Aldrea, ganon din si lolo at mga lola nito at sa mga magulang na rin niya. Humalik si Aldrea sa mga magulang ni Venk at ganon din ang kanyang mga magulang at kaanak na magiging saksi ng pag-iisang dibdib ni Nani Venk. Dahil sa takot na baka bumagsak sila sa ibaba, kumapatid ang tali ng parang net or spiderweb na kanilang tinutungtungan, tinapos niya agad ng kasalan. Masigabong palakpakan ang marinig sa ibaba. Nagpaulan ng mga rose petals ang nasa matataas na chopper sa kanila, na tulad din ng mga nasa unang kinasal na kaanak. Now you may kiss the bride. Wika ng parit, di may kakaila sa boses ang panginig. Di siya takot mamatay,
Ngunit ang isiping magkakalasog-lasog ang katawan kung sila'y babagsak, yon ang kanyang kinatatakutan. Umalingaw nga muli ang isang awitin na si Ellie ang kumakanta. Matapos maghalika ng dalawa at binati ng mga nararoon sa itaas, may lumapit na dalawa at may kinabit sa bewang na mag-asawa. Isang malaking parachute ang gagamitin, pababa sa kinaroroonan ng mga bisita. Nagkatitigan ang dalawa matapos maikabit ang parachute sa bewang nila. Iisa lamang ang iyon na parang suit para sa mag-asawa at gigiya sila upang tumalon kasabay ng pagtalon ng dalawa. Ang paghira ni Venk ng tali para bumaka ang parachute at walang sabi-sabi siniil muli ng halik ang asawa. Masigabong palakpakan ang marinig sa buong basyenda at ang ingay ng mga chopper ang unti-unting lumalabag. Happy Mrs. Aurea Drilon? Nakangiting tanong ni Venk habang nakayakap pa rin sa asawa pagkalanding nila sa ibaba. Hindi pa rin ito binibitawan si Aurea at panay ang halik sa mapapulang labi ng asawa. Oo naman, my mister. Very happy, sagot ni Aurea. Excited na ako, sweetie babe, my love. Na maglihi ka? Kaya pag nakakuha tayo ng pagkakataon, pupustit tayo para maumpisahan ang laban. Nang sa ganun, makapaglihi ka na? Pilyong sabi ni Venk. Nice idea. What if tumakbo na tayo at sakay ng kabayo? Ayun o, pakalat-kalat lang. Doon tayo sa gubat, sa kubo ng Tito Randy ko. Komportable doon. Pilyong suhestyon ni Aurea. Wala nang inaksayang panahon si Venk. Tinanggal niya ang tali sa kanilang bewang at hinila patakbo si Aurea. Binuhat to para makasakay sa kabayo at pinasibat na ng matulin. Di na nila alintana ang pagtawag sa kanila ng mga magulang, maging ng mga bisita. Nasabi na lang ng mga to na, I'm lucky to witness this wonderful wedding in my whole life. Naging masaya ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sa tulong at gabay ng kanilang pamilya, alam nilang hindi mawawala ang pagsubok na darating, pero alam nilang malalampasan nila iyon. Buo ang kanilang loob na harapin ang bukas na magkasama, kapiling ng kanilang anak at mahal sa buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat po.